Let us start. Okay, habang nagtatrabaho ako, tuturuan ko kayo. Now, ang topic ko sa araw na to, mga ka-taxpayer kong mahal, is totoong experience to, ha? Totoong experience na nangyari sa buhay ko. Okay? Nagkaroon ako ng meeting recently at ito ay dahil sa kaibigan nating si Maureen Brasa. Kung meron kayong problem tungkol sa tax, tungkol sa problems ninyo sa tax, pwede nyo kontakin si Maureen Brasa. Maureen Brasa. So, nalulungkot ako. Gusto ko lang i-share sa inyo na my lawyer daughter suggested unlawful acts. Disappointed. Okay. So, yung taxpayer, kwento to eh. So, madali tayong matuto at madaling mag-adapt. Ah, nandito si Chubby De Vera. Magandang araw sa iyo, sir. So, madaling mag-adapt, madaling matuto ang taxpayer kung dadaanin natin sa kwento yung nangyayari sa totoong buhay. So, in-inform ako ni Mau na, sir, pwede ba kayong makausap? Kausapin natin yung lawyer na anak nung kliyente ko na mag-ama, father and daughter. So, magtatrabaho ko habang nagkukwento ko sa inyo. So, ang sabi ni Mau, sir, ayaw lumaban nung lawyer. Bakit ako ayaw lumaban? Kasi, talo na raw. Talo na raw yung kaso. So, kako, hindi pa nagsisimula yung kaso, talo na. Napakagaling naman yung kako. Okay. At 2011, mali ang pinindot ko. Okay, talo na. Ano yung kaso? Unang-una, pag-usapan natin. Ano yung kaso? So, pag nakakatanggap kayo ng letter of authority, okay, parang basketball yan eh. Ba't may parang by basketball dito? O yan, yan. Protector. Isa sa mga tinatawag nating dirty tricks ng BIR is itong subpoena duces tecum. Ayan. O, mali itong, bakit ganito itong ano? So, mali yung pinakikita ko sa inyo ay yung subpoena duces tecum. So, sa subpoena duces tecum, mga ka-taxpayer kong mahal, ito lagi yung panakot nila. Ipakukulong kita dahil sa subpoena duces tecum. Okay. Sige, pakulong mo. Kung tama naman yung subpoena duces tecum mo, di pumayag ka na magpakulong ka. Pero kung mali, wala kang karapatan na pakulong ka. So, doon nagsimula. Yung taxpayer, kwento, yung taxpayer ay nag-inform sa BIR. Due to pandemic, sinabi niya, sumulat siya sa BIR, wala kaming pasok. Walang tao sa opisina namin magsisimula sa araw na to at i-inform namin kayo afterwards kung kailan magkakaroon ng pasok. Yun yung sabi niya. So, nareceive ng BIR yung letter at nahawakan ng BIR yung letter. So, after mahawakan ng BIR yung letter, wala nang pasok yung taxpayer, yung buong opisina, pati mga empleyado, hindi pumapasok eh. Nag-issue ngayon ng letter of authority yung regional director despite na yung commissioner ng internal revenue at yung regional director ay nakatanggap ng sulat na wala nga silang pasok. Okay. So, siyempre, since walang tumanggap, ang isang strategy ng BIR dito, pa-receive yung letter sa barangay. Okay. So, ganun ang kanilang play. Kaya mapapansin nyo rito sa ginawa ko. It's a play. It's a basketball game. Ang pakikipaglaban sa BIR is a basketball game. It's either a football game or a volleyball game. Ganyan ang labanan dyan. So,
Sabi nung ni Mao, sir, ayaw lumaban nung anak na lawyer. At yung sabi niya, sabi ni Mao, pwede bang sumama kayo sa meeting para mapaliwanagan natin? Kasi ang instruction nung tatay ay lumaban. Dahil nga, mali unang-una yung pagseserve. Bakit mo iseserve sa barangay? In the first place, na-inform ka naman na walang pasok. Pwede ka naman bumalik eh. Once na na-inform ka uli, BIR, na may pasok na. Okay? So, by estoppel, which is, I believe it is unfair, na ikaw BIR official ka, ipare-receive mo yung letter ng isang taxpayer sa isang tao na hindi naman involved. Diba? Maraming beses na yan eh. May disputable assessment, disputable presumption na ayaw. So, i-report mo sa barangay na ayaw i-receive when in fact, wala ka namang nakitang tao doon na empleyado o official ng company. Napakasalbahe, no? Porke yung security guard kung saan na naka-domicile o naka-house yung taxpayer na isang condominium corporation, pag umayaw ba yung security guard na tanggapin yung letter mo, ibig bang sabihin nire-refuse nung tenant, yung taxpayer mismo, yung letter mo? Di ba hindi? Kasi hindi naman empleyado yan ng taxpayer. Kung pinare-receive mo yung letter mo sa mga taong nakapaligid dun sa opisina niya na hindi naman niya empleyado o authorized representative, nire-refuse ba nung taxpayer? Yan ho yung mga katarantaduhan ng mga BIR officials. Okay? Ito po ay paniniil, panggigipit, pangaharas sa mga taxpayers. At kayo naman mga taxpayer kayo, sobra kayong takot. Sobra-sobrang takot nyo. Pati pagla-like, pagko-comment, ayaw nyo mag-comment sa aking Facebook, ayaw nyo mag-comment sa aking YouTube. So, ganun kayo ka-takot sa BIR, Panginoong ko. Hindi natin ito malalabanan, mga bossing ko, mga ka-taxpayer kong mahal. Malapit na ho ako, I'm nearly to be a senior citizen. As a senior citizen, maaaring matalim yung utak ko, pero yung katawan ko, beginning to deteriorate. Okay? Yeah, natural lang yan by through ages eh. So, ang masama dito, yung lawyer na anak nitong may-ari ng company, tinawagan yung hepe ng legal division at nakikipag-set ng appointment. So, tinanong ko siya, Kako, ang instruction ng tatay mo na nagpa-aral sa'yo para maging lawyer ka is gumawa tayo ng naaayon sa batas. Ano ba yung tinatawag mong pakikipag-usap sa kanya? Hindi ko naiintindihan yan eh. Yan ba ay under the table? Diretso ko siya. Sabi niya, yes. Pero hindi yan ka kung gusto ng tatay mo. At kung mag-under the table ka, ina-expect ko ka kung si Mao at saka yung lawyer na kaibigan natin, si Linus, ay a-out yan sa'yo. Hindi kanya pagtatanggol na. Ang sabi niya, ang tingin niyo sa tatay ko at sa company ko, company namin, ay client lang. Okay. So, nakikinig ako nun. Pero, ang tinatamaan pamilya ko, tama naman siya ron. So, gagawin ko ang lahat ng paraan para hindi madisgrasya ang pamilya ko. So, isa sa paraan nitong babaeng lawyer na to ay makipaglagayan sa BIR. Sa paglalagay ba sa BIR ay hindi niya binibigyan ng disgrasya ang kanyang mga magulang. Kaya siya pinag-aral ng pag-aabuga siya para gamitin yung pag-aabuga siya niya sa tama at legal na paraan. Pero kung gagamitin mo yung pag-aabuga siya mo sa kasamaan, sa paglalagay, sa pagbabiolate ng batas, karapat dapat ka bang maging abogado? Dapat ka bang tawaging lawyer? Sabi mo, ikaw ay nagpa-practice din. At sinabi ko naman sa'yo,
Ipanalalangin ko na sana maging tama ang gagawin mo. Inilalahad ko lang ito para malaman po ng taong bayan na hindi ho lahat ng lawyers ay dapat yung pagkatiwalaan. Hindi ho lahat ng lawyers ay nakakalam ho ng tamang daan because marami sa kanila, kahit na anak mo na lawyer, ay ituturo sa iyo yung maling pamamaraan. Okay? So, sa paglalagay ho, malaki ho ang ilalabas ninyong pera at ina-advertise nyo na na kayo ay open for business of corruption. Yun lang naman yun. So, ang moral story ho natin is pag-aralan po ninyo personally ang tax code. Wala hong, kahit lawyer ho, wala hong may tutulong ho sa inyo. May isa naman, may kukwento rin ako uli sa inyo, mga empleyado naman ito, na nagre-recommend, matataas na official na empleyado, nire-recommend nila dun sa kanilang principal abroad ng graft and corruption para lang ma-relieve sila. So, very disappointing itong mga ganitong klaseng istorya. So, sana ay hindi na ito maulit-uli. Ang kailangan lang po ninyo mga ka-taxpayer ko, mga mamamayang Pilipino, simple lang, sir. Alamin po ninyo ang batas ng Pilipinas. Napakasimple. Nung araw, 1980s, napakahirap po mag-practice o mag-comply sa batas because kailangan nyo pang bumili ng encyclopedia na mga laws, mga scra, yung tinatawag na scra. Mahal na mahal ho yung presyo nun eh. Ngayon, libre na, sir. Nasa internet na. Hindi nyo ho kailangan ako bilang tax specialist. No, hindi nyo ako kailangan. Ang kailangan ho ninyo, mag-aral ho kayo. Pag nag-aral ho ang mga Pilipino ng taxation, nag-aral ang Pilipino ng mga batas, maaalis na po natin ang graft and corruption. Kasi pinagkakaperahan ho tayong mga Pilipino ng ating mga leaders na dapat ay tumutulong sa atin, lalong-lalo na yung mga nandiyan sa Department of Justice, nandiyan sa court, nandiyan po sa Bureau of Internal Revenue. Ang espesyalidad ko kasi talaga ay taxation lang sa Bureau of Internal Revenue. So, para maiwasan po ito, ipag-aralan nyo ho yung tax code. Nakasulat naman ho yung rule. Available ho yan sa internet. Babasahin nyo lang, English lang. Okay? So, kung hindi nyo lang ho kayang gamitin yung napag-aralan nyo, humingi ho kayong tulong. Ha, ang sinasabi ko sa lahat ho ng mga naging estudyante ko at empleyado ko, sinasabi ko sa kanila, bago kayo kumolekta ng pera, tingnan nyo muna yung tao kung kayang magbayad. Kung hindi kayang magbayad, o kung kahit kayang magbayad, tumulong muna kayo by advising. Okay? Bigay nyo yung sarili nyo ng libre muna. Kung kayang magbayad, singilin ninyo. Kung hindi, mag-reimburse na lang kayo ng expenses. Tumulong muna kayo sa kapwa. Wala ho tayong makukuhang tulong sa mga taong nasa gobyerno. Wala, sir. May personal na interest yan eh. Ganyan ang interest niyan. So, nalulungkot lang ho ako, kaya ako na ikukwento ho sa inyo ito. Ang lawyer na kilala ko, na nakausap ko personally, ang recommendation ay gumawa ang tatay niya ng unlawful act. Bilang ama, bilang lolo na rin ako eh. Bilang ama, napakasakit na marinig ko sa bibig ng anak ko na manloko ako. Lokohin ko sarili ko, lokohin ko ang gobyerno at higit sa lahat, lokohin ko ang bansa ko. Not to mention, niloloko mo rin ang Diyos. So sana babala sa mga sino mang nanonood nito na hindi natin pwedeng ibigay ang future natin sa mga lawyers, lalong-lalo na sa mga tax specialista o mga CPAs. Wag make it a point na tulungan nyo po yung sarili ninyo. Tanggalin nyo ang sarili nyo sa graft and corruption sa pamamagitan ng pagtatanggal ng fear
at pagpapalago ng inyong kaisipan. May mga binibigay ho akong libro, kung gusto ho ninyo, sabihin nyo lang ho sa akin, mag-PM lang ho kayo o mag-comment at bibigyan ko kayo ng mga available kong libro. Itong letter of authority ko, kung gusto nyo, ipamimigay ko sa inyo yung libro kong yan. Okay? Para meron ho kayong jumpstart. And, aminin ko sa inyo, yung iba ho dyan, hindi na ho applicable. Matagal na ho kasi yan. Pero, may mga bagay pa ho kayong mapipick up na kapakapinabangan ninyo sa buhay ho ninyo. So, meron po tayong mga iba pang story na ibibigay sa inyo from time to time. At, ang objective po natin ay magpalaganap po ng kaalaman, magtanggal ng takot, at magpalago ng kaisipan sa larangan po ng taxation. Marami pong salamat sa mga nakikinig, nanunuri, at nangungutya. Pagpalain sana kayo ng pong may kapal at sana po ay lumago ang inyong negosyo, ang inyong kabuhayan, at peace and happiness be with you mga ka-taxpayer kumahal for life. See you later.